sunod nating lutuin bagay maging pulutan. Ito ang crispy tenga. So after natin dinisan yung baboy, papakuluan na natin siya. So una, titimplahan muna natin itong pampakuluan niya. So una, asin. And then, red onion. Luya. Bawang. Laurel. Saka dahon ng sibuyas. So after natin lagyan ng pampalasa yung tubig, ilalagay na natin yung nilinis na baboy. Tapos pakuluan ng tenga sa loob ng isang oras, hahanguin ito at i-air dry. So after natin siyang may air dry ng 1 hour, handa na itong iprito. After natin i-first fry, hihiwain natin siya ng mga maninipis lang. Ang sikreto raw para maging extra crispy ang tenga ng baboy, iprito ito not once but twice. Pwede nang tikman ang crispy tenga. Tikman naman natin itong crispy tenga ng baboy. Wow! Usually kapag tenga ng baboy, ang alam ko lang ay iniihaw o ginagawang sisig. Pero ito kakaiba, di ba? Ito yung lasa nito. At ito yung kanyang special sauce. Ay! It's very crunchy. Okay siya. Parang kumain ka rin ng chicharon bulaklak. Ganun yung peg niya. Very, very crunchy kasi dalawang beses pinry itong crispy tenga ng baboy. At kahit na dalawang beses siyang pinry, hindi siya greasy. Good! At ang crispy tenga, pwede rin daw gawing crispy tenga dinakdakan. Nilagyan nila siya ng yung dinakdakan sauce, yung gawa sa utak ng baboy. So, tikman natin. Malinamnam yung sauce na ginamit. I like the sauce. Kasi di ba usually yung dinakdakan kapag kumain ka nun, hindi naman siya crunchy. So ito, leveled up version siya ng dinakdakan kasi nandun yung crunch na binibigay ng crispy tenga ng baboy or ng sisig na may crunch siya, pero nandun pa rin yung lasa ng dinakdakan kasi ginawa siyang sauce.